Kevin Durant, dapat pasalamatan si Draymond Green. At Stephen Curry, nalamangan na si Michael Jordan. Yan ang update natin ngayon mga Lods. Ngunit bago ang lahat ay huwag nyo munang kakalimutang mag-like and subscribe for more NBA updates. Salamat po. Sa naging controversial na pahayag ni Draymond Green kay Kevin Durant sa podcast ni JJ Redick at Tommy Alters sa The Old Man and the Tree, alam na nga natin ditong inamin na ng former Defensive Player of the Year na hindi nga daw nila kakayaning magkampyon laban sa Cleveland Cavaliers ni LeBron James kung wala nga daw sa kanilang team si Kevin Durant. Sa binitawang statement nga dito ni Draymond Green, humakot nga ito ng samot-saring mga reaksyon ng mga tao dahil para sa kanila ay naging malaking tulong nga dito si Kevin Durant sa dalawang taong kampyonato ng Golden State Warriors. Ngunit ang iba nga ay hindi pa rin naging desidido sa naging pahayag ng former Defensive Player of the Year. Kaya naman sa hindi nga dito matapos-tapos na issue patungkol sa legasiya ni Kevin Durant, nabigyan pa nga rin dito ni Draymond Green ng linaw ang lahat matapos nga niyang magpakatotoo sa kanyang interview. At dahil nga dito ay tila ba napakalaki nga ng pagbabago patungkol sa issue ni Kevin Durant sa team ng Warriors, dahil kung iisipin nga natin ay nagkaroon lamang sila dito ng give and take dahil kinailangan ng Warriors si Kevin Durant upang magkampyon ng dalawang magkasunod na taon at kinailangan naman ni Kevin Durant ang Warriors upang makuha nga niya dito ang kanyang kauna-unahang kampyonato sa kanyang karir. Dahil sa unti-unting lumilinaw na ang sitwasyon ni Kevin Durant sa team ng Warriors, nararapat nga lang ditong pasalamatan ni KD si Draymond Green dahil kung hindi nga niya ito ginawa, mas lalong maaapektuhan nga dito ang kanyang legasiya dahil nakita nga lang natin noon nang malaglag ang Brooklyn Nets sa first round ng playoffs. Marami na nga ditong paninisi ang isinusumbat kay Kevin Durant dahil hindi nga daw niya kayang pangunahan ang kanyang team. Ngunit ang pinakamahalaga nga sa ngayon ay binigyang linaw na nga dito ni Draymond Green ang lahat upang matapos na ang isyung ito. Kayo mga Lods, tama lang bang sinabi ito ni Draymond Green sa kanyang interview patungkol kay Kevin Durant? Comment down below lang mga Lods. Samantala sa 90s era ni Michael Jordan, matagumpay nga siya ditong nagkaroon ng 6 na titulo sa kanyang karir at dahil dito ay ito nga ang naging daan kung bakit nga siya dito nakilala ng kanyang nakararaming fans dahil sa impluensyang hatid nga nito sa loob ng court. Ngunit kahit siya nga ang naging inspirasyon ng nakararami bilang ang greatest of all time player ng NBA, hindi pa nga rin dito matatawaran ang ginawang pagbabago ni Stephen Curry sa liga dahil siya lang naman ang kauna-unahang player sa kasaysayan ng NBA na nakapagpatunay na hindi hadlang ang height sa paglalaro ng basketball upang ipagpatuloy nga dito ang iyong pangarap. Sa impluwensyang meron si Stephen Curry at Michael Jordan sa kani-kanilang era, mas nakikita nga natin sa ngayon ang matinding impluwensya ni Stephen Curry dahil kitang-kita nga natin dito ang malaking pagbabagong ginawa nito sa mundo ng NBA. At para naman sa tips and tutorials sa PCP Ergan, please like and subscribe sa munting channel ni Pops Edwin Vlog. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po!